Ngayong araw nga pala guys, dumating na pala yung pinadeliver kong rayos dahil bala kong ipa-align si King Yani dahil nga nung bumabiyahe ako nung nakaraan, galing ako ng Marilag, nadali ako bago magmarikina, may malaking butas doon. Disalign yung harapan na gulong natin, ninais ko na lang na ipa-align. And then, bala kong ipa-kalesa type, so abangan nyo, tara mga chong para may makita kayong idea. So tara, punta tayo doon, pa-align na natin ito. Iiwan pa pala. Yun, tara mga chong. Ay, ate. Ha? Oo. Dito nga, nag-i-start na si Aya. Bali, tinatanggal lang niya yung small hub natin, no? Kasi kailangan mo nang tanggalin yung harang na yun para pagka binunod yung mga pole ng mga rayos, hindi na siya babara dyan. Madali nang bunutin yung pinaka-hub sa gitna. So, ayan. Dito nga pala yan sa may bandang Congressional, sa may Luzon Avenue, no? So, makikita nyo dyan yung hile-hilerang mga gawa ng tricycle. Ang hanapin nyo, pag gusto nyo magpa-align, si Aya. So, sa mga gusto rin magpabilis ng motor dyan, ang hanapin nyo naman si Emil. Or hindi lang magpabilis, kahit magpagawa ng kahit anong klase, magpanggilid kayo kung na-scooter kayo o mga lining ng mga wirings ninyo, dalhin nyo lang sa kanya mga chong dahil recommended ko siya. Matagal ko na siyang kilala. Almost 2 decades na rin ata kung di ako nagkakamali. At sa pagmimekano ko naman niya, siguro baka meron ng 25 to 30 years gumagawa yan si Emil. So napakaingat magtrabaho dito. Makikita nyo naman kapag tinatanggal yung gulong nyo, halos hindi gamitan ng sikwat. Ginamitan lang yan parang plastic na yan para hindi masagi yung pinaka-rim natin, no? O hindi mabukahan o magasgasan. So makikita nyo naman may goma rin sila doon na patungan ng gulong natin. Maingat sila dyan. Si Aya matagal na yan nag-align. So pwede rin kayo bumili ng mga ano dito ng mga gulong. Meron sila mga paninda at kahit anong mga parts. So bali dito nga tumulong na si Emil. Nga inaarbor niya yung lumang rayos natin, no? Ikakabit niya rin sa lumang XRM niya. Nakasabayan pa ng Lifan ko before 2024. So hindi naman natin gagamitin yan, gabibigay na natin sa kanya. At madali naman din siya lapitan, kaya okay lang. Goods na goods. At dito nga sobrang happy nito. Mewan ko kung bakit. Makalas nga pala ni Aya rayos natin, agad na niyang kinapit. Dito binilisan ko na kasi masyado na mahaba yung video natin kung babagalan natin. After dito makikita nyo kung anong diferensya ng mga nabili kong rayos doon sa plano kong ikalesa type ang harapan ko. So dito kinakabit na ni Aya yan. Ayan kung makikita nyo nakaporma na siya. At dito babalik ta rin lang niya yan after niya maitusok tong isang piraso na yan, no? So makikita nyo ngayon dito kung ano yung kalesa type na sinasabi ko. Ayan dito, yan na kung makikita nyo nakakalesa type na siya. Pero may naging problema ako dyan dahil nabili kong rayos, kung makikita nyo, ang haba. So, hindi naman pwedeng putulan dahil mawawala ng tibay. So, ang ginawa ko, pinabalik ko na lang sa stock. Bali nga pala dapat gagawin nyo, kung kalesa type yung harapan nyo, 160 lang ang harapan na gagawin yung rayos nyo. Tapos, 185 ang likod. So, goods pa rin yun. Ayan, binalik ko na lang sa dati dahil sa totoo lang, ito naman talaga yung mas matibay. At no choice na rin ako kasi hindi ko naman na maibabalik yung rayos para pang kalesa type. So, yun lang mga chong. Salamat sa mga nakatapos ng video na to at sana may nakuha yung idea. Kung magpapagawa kayo, punta lang kayo sa Congressional.